Yan, magandang hapon sa inyo mga ka-DIY. Meron pala akong i-share sa inyo about dun sa mga video na ginagamit na power bank for yung dun sa speaker na mabilis ng malobat. So, meron akong tips or ideas kung ano yung pwede nyong gawin dito. So, panoorin natin mga ka-DIY at baka pagkakasong saan ay may makuha kayong idea at patulong ko dyan sa mga hindi nyo ginagamit sa portable na speaker power bank. So yan, panoorin natin mga ka-DIY. Good day mga ka-DIY. Ito na naman yung isang tips pa para doon sa may mga lumang power bank na hindi na nagagamit kasi mabilis ng malobat. So ito isang tips pa mga ka-DIY. Kung meron kayong power bank dyan at tapos meron kayong batteries na matataas ang capacity kagaya niya ng 2702, 66, 79, tsaka 58. So kung ito total mo yan ay mas mataas pa yan doon sa dati niyang capacity kasi yung unang battery na nakalagay dyan ay ito. Ayan, kung mapapansin mo yan, tinanggal ko sa pagkakadikage niya. Ang capacity na nakalagay dyan ay 26 ma. 2.6 at 2,600 milliamp hour. So, mas mataas pa ngayon yung ilagay natin. So, sa mga wala ng pag-asang power bank dyan, ito lang tips ko sa inyo mga ka-DIY. Magpalit kayo ng mga high capacity batteries at ganyan ang gawin nyo. So ako, ang gagawin ko dito, ilalagyan ko na lang ng wire positive para dito sa positive side. At saka dun sa may negative naman ay para dito sa may negative side din ng battery. Kaya yun, ito yung mga ka-DIY. Isang tips pa para sa mga wala ng pag-asang power bank nyo na mabilis malobat. So ito mga ka-DIY. May isa pa akong tips na ibibigay sa inyo. Ito ay para sa mga newbie lang. Mga newbie at sa mga master, alam naman nila to. So sa mga newbie lang naman, itong ano ko. So sana makatulong sa inyo mga ka-DIY, itong aking ideas. So yun mga ka-DIY, maraming salamat. Yun mga ka-DIY, isang tips pa. Ito yung tips na additional natin dito sa ating video. 3.7 400 mAh capacity. So masyadong mababa. So ang pan ng aking kaibigan o yung aking kumpare ay ito daw ay mabilis ng malobat. Ito ay polymer, lithium ion polymer batteries. Pero sa totoo lang, nabibili naman ito ng battery. Meron nito sa Shopee na bibili. Meron nito. Search nyo lang yung polymer battery na pang pang Bluetooth speaker tapos lalabas yung dyan. So, maliit lang naman siyang parang chip. Parang kasing laki lang ito ng pagdalawin mo yung max. Ganun. Tapos, yung ipinalit ko dito sa speaker na battery niya ay ito. Itong 14500. Ito ay 3.7 lithium ion batteries. Ang sabi dito ay ang capacity daw nito ay 1200 mAh. So dito true rated, pero nung itinest ko to sa Lito Kala ay umabot naman to ng kulang-kulang 1000. So pwede na, halos double na dito sa dati niya na 400 mAh lang. So matagal-tagal na rin itong uubusin ni pare kasi ito ay halos doble. So kahit hindi siya branded, at least matagal-tagal mo rin itong magagamit. Sinubo ko yung 18650 na battery, lalagyan ko sana siya ng 2080 na capacity, kaso nga lang pilit o yung busog na yung cover kaya hindi ko na pinilit, baka mabasag pong board niya. So eto ng mga ka-DIY, kung meron kayong speaker na ganyan ay pwede nyo palitan ng 14500. Ang link na to ay nabibili din naman sa Shopee. So Shopee ko po yan binili, tapos ito yung dati niya, pinalitan ko ng mas mataas. Umabot siya na 1,000 pa naman ang capacity. So ito rin dati yung inilagay ko dun sa mic na battery.
3.7 nominal, tapos ang fully charge niya ay 4.2 volts. So bali ito ay sasarado ko na at gumagana naman. Na testing ko na. Sasarado ko na lang 'yan. Ganyan. Lalagay ko muna pala 'to. Tapos 'yan. 'Yan ang brand niya, G-Shock. So ayos mga ka-DIY, isang tips pa 'to para dun sa may mga speaker na mabilis nang maloba. Kung may ganyan kayong battery, nahirap pa 'yung maghanap. Pwede na rin dito 'tong 18650 or 'yung 14500 na batteries. Pero kung mas malaki yung kanang speaker nyo ay pwede yung ganito. Mag-parallel kayo nito kahit mga dalawang piraso lang para sa mini speaker Bluetooth. So yun mga ka-DIY, isang tips pa yan para sa inyo mga ka-DIY. Sana ay meron ulit kayong makuha ditong tips o ideas. Ito ay Bluetooth speaker. At yun, okay. Bali, hanggang dito na lang itong video ko. Maraming salamat.